Badang, aminadong kaya sumabay sa malalakas na MC ngayon, Lip Cram ayaw labanan si Target. Muli nga naging maingay ang pangalan ni Badang noong lumapag ito sa liga ng PSP. Sa dalawang laban nga nito sa PSP ay nagpamalas ito ng performance na tatatak sa eksena. Kaya wag mo akong i-underestimate. Para sa akin makipag-debate. Hindi mo ko kaya kahit tawagin mo ko matanda at kuya. Si Tito Badang, kakaibang talent niya. Kaya wag mo akong malitin. Dahil ako'y naghahanda na rin. Maliit na bagay, talent na tunay. Kahit kailan hindi ka makakasabay. Mga paa mo ngayon nasa hukay. Good luck sa karir mo, goodbye. Kaya ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Kaya kung puro iso ko pa rin nagpapanggitin ninyo, may sayad ng mga utak ninyo mula sa korte. Ito ang order ko. Acquitted ako. Not guilty ako. Malinis ako. At higit sa lahat, inosente ako. Sa naging post nga ni Badang sa kanyang Facebook account, ay tila sinasabi nito na kaya niyang sumabay sa mga aktibong MC ngayon. Kahit promo pa sa Kumo, ibang klaseng magbasag. Dahil ang halimaw ay halimaw kahit san man ilapag. Kaya eto na, yung sirena sa mga halimaw na tulog. Sa pagkain na busog, sa lalim na lubong may malalakas na huulit. Nasa radar na sagap. At syempre, eto rin si Ralph kung gusto nyo ng warm up. Kaya tara na mga Diyos, ahon na, sumakay sa torrent. Pero kaya ba ng old god sumabay sa current? Matagal-tagal na nga ang nakalipas mula nang makita natin na kompleto ang grupong X-Battalion. Mula nga nang pumutok ang issue ni Honcho ay hindi na natin ito nakita sa grupong XB. Sa naging live nga ni Honcho sa kanyang Facebook account kamakailan ay nagpakita ito ng kasiyahan sa nararating ngayon ng kanyang kagrupo na si Flo G. Ito nga ay nangtanungin siya ng isang fans. Dito rin ay sumagot siya sa ilang katanungan ng kanyang mga taga-suporta. Hello lang, gusto ko lang naman mag-live. Para makita nyo na, ano yun, living proof. Buhay pa ako. Nandito lang ako sa tabi-tabi. Ngayon, sa California ako. Hanip yung tabi-tabi. Sa America. Yo, what's up, 4D? Yo, what's up? Shoutout kay 4D. Yeah, Andro, 4D Spiritu. Si 4D nga ito. Hindi, si anak niya. Oh, kuya. Yeah. Oh. What's up, sa'yo, tol? Kamusta? Any thoughts sa success? Oo, oh, yung success niya, masaya ako doon kasi isa ako sa naghihirap doon. Kung alam niyo yun, di ba? Alam niyo siguro yun. Kaya masaya ako doon. Walang halong kabitiran yun. Totoo yun. Masaya talaga ako doon kasi binigay ni God sa kanya yun. So, congrats sa kanya kung gaano kalayo narating niya ngayon. Sabi, XB ka pa din idol. Ako nga yung XB! Hindi, joke lang. Pag tinanong niyo sino si XB, ako ituturo. Idol Mark, balik ka na. Hindi naman ako umalis eh, ba't ako babalik? Hindi, pahinga lang, men. Tamang ano muna, pamilya muna. Putik naman, oh. Kailan ka magre-release? Baka hindi. Gerald, what's up, pare ko? Kamusta ka na, pare? Yan. Si Gerald Olarte, mga tol, kung nakita nyo yan dyan, nanonood ngayon dito, isa yan sa mga pioneer ng XB. Talagang nag-work lang siya para sa pamilya niya. Kaya siguro hindi nyo siya kilala, pero isa yan sa mga pioneer ng XB, si Gerald Olarte. Labas mo na kanta nyo ni Innocent One. O nga pala, yung kanta namin ni Innocent One, kaya hindi ko mailabas kasi gusto ko siya gawa ng music video. Basta magugulat na lang kayo kung paano ko mapapapunta si Innocent One doon. Yun ang gusto kong gawin. Kasi para maganda yung iniwan, kompleto at yung iniwan ng kanta sa akin. Kasi idol ko talaga yun.
since dati pa. Kaya ako nagra-rap dahil sa kanya. Tapos, si Tag Prince pa. Tapos tinuruan ako ng jackpot. Ayun, hindi natupad ko mga pangarap ko. Tingnan naman, inaasan tayo ngayon, man. Nasa California tayo. Para-rapper lang tayo dyan sa Pilipinas dati. Batang bilibid lang dati to. Ngayon, California na, oh. Tambay sa bilibid lang to. Mga dati-dati pa. Shout out, Carl. Mabubuo pa ba ang ex? Bubuo pa ako, tol. Hindi ako patak-patak. For good na kayo dyan. Oh, sa Pili, for good na ako. Doon na ako sa Philadelphia. Pero uuwi pa rin ako ng Pilipinas kasi syempre, magrarap pa tayo. Marami nga ang natuwa nang bumalik muli sa eksena ang veteranong battle MC na si Target. Bagamat hindi siya nanalo kontra kay Zenlook, ay nangaan naman ng marami ang naging performance nito. Pero ako iba, kung Taglish, double meaning na agad pag ginusto kong pambulabog. So if see him on fire, sinusunog ko sa Tagalog. Ito'y dayong tinawag, tangan mo sulo o malabong liwanag. Sa pambato sinabak, tong palalong inamag. Wala tong hinagap, pagdaong binabag, sa kabaong nilatag. Sinilab ko't nilagak, panggatong kinalap. Tupok, nagabo o magapong sinalab. O dumang sumpa, o kung may agim at isagad. Walang silbi ang pagsabad sa propesiyang nalahad. Ang pagbabalik ng Panginoon, may kahilingang natupad. Itong mga Diyos-Diyosan sa eksena, magsisilbi lang alagad. Diyos-Diyosan, alagad. Puta. Sa naging post nga ni Target sa kanyang Facebook account ay ibinahagi nito ang isang screenshot na tila tumatanggi si Lip Cram sa alok ni Phoebus na magharap sila ni Target. Base din sa caption ni Target ay tila hindi sila talo ni Lip Cram. Kasi na body bag tong lance pinagtiripan ko at ginago. Talagang bugbog sarado. Iba kasi yung addict lang na may nauuwi na talo sa nagbatak sa battle rap at kumukuha ng panalo. Kasi nung tinalo ko to sa flip top, ang daming rason. Substitute lang daw kay NB, kaya naman ako'y nanalo. Ayan yung mga nagpapanggap na hip-hop. Pinapanggap na hip-hop. Ikaw, okay ng ina mo ka. Wala kang karapatan sa trono. Hindi ka pwede mag-inari. Totoo, metal na ako. Pinaraan ko ng hip-hop. Wala kang kayo kapabaw. Wala kang kwenta sa kultura. Kung sino pa yung may alak, siya pa yung may pakialam sa kultura. Ayan yung mga hip-hop kayo. Ang babaho nyo.